Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Senador Robin Padilla nagulat at dating Governor Chavit Singson nagsalita na. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Senador Robin Padilla nagulantang dahil sa patuloy na nagaganap na gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pero mas nagulat ang ating mga kababayan habang patuloy na kinakasahan ng kamera ang pagpapapasok sa ICC para imbestigahan ang War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte, ay tila sarado ang bibig ni Padilla kahit sa usapin ng pagpapa-impeach kay BP Sara. Matatandaan na kumalas na si Padilla bilang Executive Vice President ng PDP Laban hanggang sa sumunod na din ang karamihang members nila galing sa kamera. Nagbigay pahayag naman si BP Sara na huwag insultuhin ang hukuman sa ating bansa at igalang sana ang naging pahayag ni President Marcos tungkol sa ICC. Pero ayon naman kay Representative Abante, isa sa may akda ng resolusyon na gustong papasukin ang ICC. So sa akin, by cooperating with the ICC, even if after our withdrawal from the Rome Statute, we demonstrate that no one is above the law and we are accountable for our actions. So this resolution is about principles, not personalities. No? Dagdag naman ni Speaker Romualdez, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho bilang mambabatas. May panawagan naman si Attorney Harry Roque sa Kongreso. Kaya ako nananawagan sa ating mga dating kasama sa Kongreso, hindi lang po Speaker ang amo ninyo bilang majority, miyembro ng mayorya. Ang talagang amo nyo po, ang Presidente. Pakinggan nyo naman po ang sinasabi ng Presidente. Naniniwala po ako sa mga binigkas na salita ng Presidente, lalong-lalo na doon sa hindi pagtutulungan sa ICC, bakit biglang nabago ngayon? Dagdag pa ni Roque, kung sakaling makakapasok ang ICC, huwag daw mag-alala ang mga nagmamahal sa mag-amang Duterte dahil may matinding aksyon din silang gagawin. Pero meron naman po dyan mga remedyo. Tandaan niyo po, ako ngayon kaisa-isang Pilipino na pwede umapit sa ICC, alam ko naman po ang gagawin ko. Mabuti na lang po, meron naman po tayong mga legal remedies dito sa Pilipinas at sa abroad. Kung ano po yon, hayaan nyo na muna po. Abangan nyo po ang susunod na kabanata. Nagbigay pahayag naman si dating Governor Apo Chavit Singson sa mga nangyayaring bangayan sa politika. Ayon kay Apo Chavit, itigil na sana ang pamumulitika. Mag-focus na lang kung paano resolbahin ang mga problema ng ating bansa, lalo na sa ating mga kababayan. At tulungan na lang natin ang mahal na Pangulong Marcos. Ang malaking tanong ngayon ay bakit wala pa ding imik itong si Padilla kahit pa kaliwat kanan ang batikos sa mga Duterte tulad na lamang ni dating Senador Trillanes at Senador De Lima na kapasuportado ang pagpapapasok ng ICC. Nagsalita naman si Senator Aimee Marcos tungkol sa balak ng kamera. At mahiya naman tayo bilang Pilipino, ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dahilan samantalang mga korte natin na papatunayan naman na maandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Yan ako nagtataka. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lang inyong opinion at ating pag-usapan. Ang sabi ni Pangulong Marcos, any probe, anumang pagsisiyasat, niya, conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters. Yeah, no? Panghihimasok. And a threat to our sovereignty. Yeah. Oh, mabuti, natatanda ko. Sabi niya, we are done talking with the ICC. Opo, tapos na. Di ba? Like what we have been saying from the beginning. Opo. We will not cooperate with them in any way, in any form, and in any shape. Mm-hmm. Matibay ito eh, categorical ito eh. Opo. Ngayon, yung sinasabi mo na siguro merong nagano, Mr. President, baka sakaling pag-aralan po natin kung babalik. That's another. Pero hanggang hindi pa pinag-aaralan o ano man ang direksyon ng pag-aaral na yon at kung sino man yung nagbumungkahi na yon, habang wala pa tayo doon, ito yung matatag na pangungusap ng Pangulo. Okay. Di ba? Opo. We're done talking with the ICC. Mm-hmm. Yun ang aking pagkakaalam din. Opo. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na alam mo naman sa ating setup ng politika. Opo. Ang mababang kapulungan dyan, dahil alam mo, pagka ang speaker ay kaalyado ng Pangulo, di ba? Eh, lahat ng mga patakaran at pagpapasya ng Pangulo, mm-mm, ang nagbibigay ng kaukulang pagpapatibay dyan,
Ay, yung House of Representatives. Ay, tama po diba? Naman po. Opo, oh. Wala naman sigurong duda na ang ating Pangulo at ang aming Speaker ay magkamag-anak na pinsang buo, na pinsang buo ito. Opo, oh, oh. Eh, ngayon, paano mayayari na, paano maghahain kayo ng, ano, ng resolusyon? Hindi ba ninyo inaalintana yung naunang kategorikal na napasya ng Pangulo? Kung halimbawa yun, nabago na, ibang usapan na yun. Pero hindi ako naniniwalang nabago na yun, Nelson. Yun ang una muna nating ano, bigyan ng matinding at malalim na konsiderasyon. Diba? Pagkatapos, saka na natin pag-usapan, talaga bang mayroong jurisdiction ng ICC? Di ba? Opo. Yan, lalong malalim na ano yan, lalong malalim na usapin yan. Oho. Kasi kung ang pag-uusapan ay yung mismong statute din, eh, kahit na paano naman, binabasa-basa rin naman natin yung statute na yan, yung Rome statute na yan. Ako, sa aking pagpansya, mali na papasukan tayo ng ICC dyan. Ganun po. Iba yung, kailangan may distinction dito eh. Yung existing jurisdiction at saka yung exercise of jurisdiction. Eh, maalala mo na kailan ba tayo kumalas sa ICC dyan? 2019 po. Ayon sa avatar ni Nelson, 2019. Ngayon, ito namang prosecutor, ito yung OTP. Opo. Ano ba yung OTP? Ito yung Office of the Prosecutor. Kumalas tayo 2019. Opo, March 17, 2019. Opo, 2019. Naging effective after 1 year, tama? Yes po. Oho. Kasi yung ang proseso lang eh, magpapile ka lang ng notice sa Secretary General ng United Nations. Yun ang requirement eh. Ipaalam mo na kami po ay buong galang na kumakalas na po sa Rome Statute. Oho. Kami po ay tumitiwalag na po sa pagiging state party. Oo. Dito po sa Rome Statute. Yun ang patakaran eh. Yes po. Ngayon, sangayon din sa alituntunin yung Rome Statute na yan, pagkatapos mong mag-file sa araw na ito, maghahain niya ng kanyang, ipapil mo. Magkakaroon ng visa yung application mo of withdrawal pagkatapos ng isang taon. Tama po. Oo. Ngayon, hindi ka pa nagtataka na yung Patu Bensouda, yung taga-Africa na unang prosecutor. Yung babae, si Patu. Tama. Oo. Nagfile siya ng permiso to investigate 2 taon bago pagkatapos na maging effective yung ano. So naging effective yung 2020. Yan, isang taon ng plaso eh, di ba? Yes po. Oh. 2021 si Patu Bensouda nagfile ng permiso to investigate. Oo. Pagkatapos yung permiso na yan, tinangka nating harangin, kaya tumagal ng konti, hanggang sa later on, pinayagan na rin. Pero 2 taon at kalahati ang lumampas pagkatapos na magkaroon ng visa yung pagkalas natin. Yan ang problema. Alam mo kasi, medyo technical ito dyan, pero alam mo, sa ilalim ng sistema ng ICC, International Court of Justice ito dyan. Opo. Hindi ito yung The Hague na permanent court of arbitration. Yung permanent court ng arbitration na pinag-uusapan naman itong karagatan. Yes po. Oh. Na kung saan ang mga sardinas ay may kinalaman. Dito naman, ICC. Opo. Criminal court. International court, ICC ito. Ano ba? Tao naman ang pinag-uusapan dito, hindi isda dyan. Opo, yung mga leader. Ngayon, ang dapat na ginawa nila dyan, dapat sana nag-file sila ng aplikasyon na mag-imbestiga habang hindi pa nagkaroon ng visa yung pagkaka-withdraw natin. Kaya magkakaroon sila ng problema pag pinagsama-sama mo yung magsisimula ka sa Article 12, Article 13, hanggang sa makarating ka sa Article 15, at saka mo pagsasama-samahin yan, isasama mo yung Article 172, magkakaroon sila ng problema doon sa tinatawag na temporal jurisdiction. Ayun, oho. Masalimot, ngunit kapag halimbawa, tinangka ng mga kasamahan ko na talagang ipinilit. Siguro gusto ko rin malinawan kung ano pinagbabasihan nila para makita natin kung talagang may ano silang katwiran. Oho. Sa aking palagay, wala nang jurisdiction ng ICC. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung application mo para ikaw ay makapag-imbestiga. Ayun. Dapat yun ay i-final mo habang hindi pa nagkabisa yung withdrawal ng Pilipinas. Mm-hmm. Kaya nga, tingnan mo, doon sa mga statute na yan, makikita mo yung pagbalanse. Topo. Hindi napayagan na basta-basta na lang makapag-withdraw ang isang bansa, ang isang state party. Topo. Katulad ng ginawa natin, bago magkaroon ng visa ang aplikasyon mo, isang taon ang hihintay mo. Mm-hmm. Paano, anong ibig sabihin yan? May pagbabalansing ginagawa yung tribunal dyan. Mm-hmm. Kasi,
ang isang state party na mayroong kasalanan talaga, halimbawa may ginawang paglabag, mga impunities na yan, hindi ka basta-basta makaiiwas sa pananagutan mo dahil sa nag-withdraw ka lang. Ayun. Ngayon, hindi naman pinapayagan na nag-withdraw na nga yung state party, uusigin mo pa rin. Para mga nangyari, diba eh, mas magaling ka pa sa kanyang sariling soberenya. Nagsasariling bansa ito. Uh-huh. So, nasaan yung pagbabalansi dito? Mm-hmm. Kaya nga merong palugit eh. Yung one year. Dapat isang yung taon. One year na yon sa aking sariling pagtantya, doon nila dapat na ginawa yon.